So guys, magandang umaga. So ang ituturo ko sa inyong tutorial is kung paano ba i-disable yung settings sa Facebook. Kasi yung bagong update ni Facebook, so pwede kang ma-hack yung bank account. Kung kayo mahilig sa mga online shopping, online transaction, is posibleng ma-hack yung information mo, lalo na yung bank account na ginagamit natin. So madali lang naman siya guys, i-turn off. So ituturo ko sa inyo kung paano siya i-disable. So guys, punta tayo sa Facebook natin. Then click nyo lang yung tatlong guhit sa baba. Yan, settings and privacy. And then settings uli. Tapos hahanapin natin dito yung ito, yung off Facebook activity. Dyan yung malalaman, makikita lahat. Click natin. So guys, application na ginagamit ko, mayroong 11 street, ginagamit ko siya dito sa Korea pag bibili ka online. So kailangan mo dyan ng bank account. Tapos meron din na cross, ginagamit ko din siya para magpadala ng pera sa Pinas. So kailangan mo dyan ng bank account. Tapos ibang information, tapos yung iba pang mga apps na kailangan ng information. Ay, hindi ko lang alam is bakit nasa-save siya sa Facebook. So, posibleng mark yung bank account natin or other information. So, ang gagawin natin is tuturo ko sa iyo paano siya turn off yung settings niya. So, hindi ko nakapala. I've been waiting for a love like this, so even though in bad I'm good over. 행복한 너 그리고 나 우릴 감싸고 with you by my side. 지금 이 순간 서로가. So guys, paano nga ba natin i-turn off yung mga transaction natin para hindi na makita ni Facebook? So ang gagawin nyo lang, click nyo lang yung Facebook activity. Tapos more option, tapos ito, manage future activity, click nyo yan. Tapos ito, manage future activity. Tapos ito guys, future of Facebook activity. Turn up lang natin yan. Yan, turn up lang natin guys. So yun guys, sana nakatulong sa inyo simple na tutorial ko. And maraming salamat sa panonood. Paki-like na lang and subscribe sa aking channel para updated ka sa susunod ko pang mga tutorial. So yun lang guys, salamat.